Wala, di na ako nagpapaganan. Sabi ko, malamig. Bahala na yung malamig. Alam mo yung tipong nung nilalang nung may sakit ka, gusto mo nagpapainit ka lagi. Oo. Na okay lang kahit hindi na pinagpapawisan. Alam mo, to be honest, gusto ko yung... Siyempre, di ba, ang sama ng pakiramdam pag may sakit ka. Pero yung effect na pag may sakit ka, ang bilis bumaba ng timbang mo, nakakapayat, ayun yung gusto kong part lang doon. Hindi pong papayat ka. Lagya. Ayun lang yung magandang part. Pero yung during na yung mga struggle stage na nahihilo ka, na nasusuka ka, ayun lang yung ayoko. Ayaw mo yung ano, yung hindi ko alam kung buha ba yung buha bawi nung lang kain mo yun. Alam mo yung ang hirap pag may sakit ka, minsan wala kang panlasa talaga. Hindi po, ayun lang, mahirap dun. Ayun nga, minsan wala ka nang panlasa, ang masakit dun, yung hindi ka pa nagugutom. Mm. Yung alam mo, yung tipong sabi ng utak mo, huwag kumain ka, nagutom ka na. Pero sabi ng katawan mo, kasi nga may sakit. O, hindi. Hindi ka nagugutom. Hindi, busog ka. Ganun din. Buisit. Nagparin. Ay, naka. Ay, nako, sinabi rin pala ni Zepla na good luck din daw talaga sa lahat ng mag-aano, ng mag lahat ng mag-yokai watch. Pati siya sinukuan niya rin eh. Sino? Si Zepla. No. Sinukuan niya. Sabi ko sa iyo, pahirap nang pahirap 'yun. Pag nakakuha ka ng isang weapon yung next mo, do parang do-double ata 'yun. Kaya sabi ni Zepla, suko siya. Ganun 'yun, ganun kahirap 'yun. Ganun kahirap 'yun yung okay. Eh imagine, ang dami ng classes ngayon, 'di ba? Hmm, kaya pahirap nga ng pahirap 'yun. Kung nakuha mo ng ano, di swerte mo. Pero hirap pa rin. Para kang nag-ano, para kang nag-relic weapon sa ginawa mo. Hmm. Kailan kukunin kong weapon doon? Alin? Gunbreaker lang. Ay, sa GD? Oo, oh, matino yung gunbreaker eh. Eh, sa akin, kailangan kong kunin yung sa dancer kasi yun na naman yung ibang weapon ng dancer. So, kukunin ko dancer. Pero yung dancer, ang cute doon, to be honest, is yung sa kapag lalapit ang may gamit nung pang paladin, yung sword and shield ng paladin. Ang cute kasi pambata, pang lalapin. Gamit ko dun yung ano eh. Yung unang kinuha ko dun, yung black mage eh. Black mage. Yung color blue na staff? Hmm. Hmm. Main tank ako sa E8SL, oh. Ibig sabihin uptime. Taray. Saan? E8? Ay, E5S. Uptime. Uptime. Wait, ano ba? Sunday na ba ngayon? Ah, Saturday. Saturday. Alam mo, pakiramdam ko yung Tuesday. Alam, feeling ko, ngayong Tuesday, upcoming Tuesday na yung 11. Yung pala next week pa. Next week pa. Excited. Naku. May magpapag-upload kayo. Alam ko mga bandang alas 5 pwede ka nang mag-download ng ano eh. Pwede ka nang mag-download ng patch. More or less, oh, mga ganun. Basta nagpatak ng 4:30 to 5, pwede mo nang i-up yung client tapos para mag-check ka ng updates. Siyempre mag-download pa yun. Pero real to. Feeling nyo, sino mamamatay? Si Crystal Exarch. Feeling mo? Oo, si Exarch. Pero sa main cast?
Wala. Hindi pwedeng mamatay si Rin kasi nasa ano yun, nasa pasok siya sa Eden eh. Hindi pwedeng mamatay yan. Dalawa lang yan. Exarch tsaka si ano. Si Exarch tsaka si Elidibus. In kahit sa main cast kasi alam mo medyo sa main cast medyo wala akong nakikita ang mamatay sa main cast. Plot yun, may plot armor eh. Totoo. Takot lang ako ah, kasi hindi ko baka meron naman silang patay ni. Kasi based daw sa... Kasi, ang bet ko dyan si, ano, si Exarch at si Elidibus. Dalawa lang. Oo, okay, hindi ko talaga. Mamamatay. Dama ko rin eh. Kasi alam mo ba, di ba doon sa trailer, nabasag... Hindi lang siya nasaksak, nababasag niya yung katawan niya. Oo, kaya nga. Ayun ba yan? May tsaka nasa ano siya eh, future version naman siya eh. So kahit mamatay siya, yung present niya, nandun natutulog pa rin sa loob ng Crystal Tower. Totoo. Pero feeling nyo ba na tipong, ano ba yan, pinapapanahuhulugan ng gano'n? Feeling nyo ba ano, gigisingin yung present na Exarch, si Grahadia? Hindi. Tulog pa rin yan. Hindi. Feeling mo hindi siya, bakit? Hindi. Kasi wala pa naman nangyayari na kailangan siya eh. Pag, di ba nga sabi nga niya sa end ng Crystal Tower, pwede siya gisingin pag may ano, gigising lang siya either o pwede na yung mag-accept ng humanity yung tech ng alagad. James, or pinangyari na something, di ba? Oo. So, which is, yun yung ginawa sa future nila, di ba? Yung ginawa sa isang time. Ang tipong na-excite ako sa story niya. Kasi, nakita mo, dito pa lang sa story ng Shadowbringers, napunit ka na eh. Ang sakit na. What more pa dun sa susunod? Kasi, based daw nga dun, parang, yun nga, hindi mawawalang, hindi mamamatay. Based dun sa translation nung live letter, ha? Tapos, feeling ko nga, Exarch or si ano yun, si Ardbert, nandun lang naman sa dalawa eh. Pero, what si if, Ardbert, what? Patay ni si Ardbert. Yung clone. Si Elidibus, diba? Katawan ni Ardbert talaga yun. Ha, tumubura ito. Katawan ni Ardbert yun. Na si Rizosamba. Elidibus. I see. Katawan talaga ni Ardbert yung clone. So, ayun. Sana walang mamatay na main. Kasi na-stress na ako eh. Ano yun? Based dun sa ano ng ano, history ng FF14. Pero sila talagang pinapatay na main kada isang ano. Kasi dadami ng gusto yung ano nila. Character. Oo. Wow, ano. Kasi sabi ko sa'yo, namatay si Minfilia Kebe. Okay lang. Nipong, at least naging useful ka naman nung namatay ka, di ba? Bitches. Hindi, kasi to be honest, di ba, mas naging useful siya. Pero kasi diba ito nga, isa parang kinoint out din ni Zephla yung part dun sa part ng ano ba to? Heaven's Ward ba to? Yung magkasunod na namatay si Moon at saka si Moen at saka si Horten. ARR yung si namatay. ARR ba yun? Si Mindbreda? ARR yun. Hindi, di ba maghalos magkasunod lang sila? Si Moon at saka si Horshefan? Hindi oh, si Horshefan, Heaven's Ward. Okay. Kasi, ayun nga eh, parang for me. Pinakamaraming character death. Eh, ano? Heaven's Ward. Kasi namatay si Horshefan. Namatay si Iceheart. Namatay si Papalimo. Hey, oo, si Papalimo. Oh, tatlo. Tatlo ang pinatay sa Heaven's Ward. Pero kayo ba, ito yung gusto kong malaman in your opinion, kasi since old players kayo, pareho ni Cross, ito na naman ako sa mga interview questions ko. Would you agree na pinatay nila si Papa Limo for maging effective yung growth ni Liz? Oo. Oh. Hmm. Kasi oh. Hanggat nandun si Papa Limo, crutch siya ni, ano eh, ni Liz eh. Nagmumukhang sidekick lang siya eh. Sila magkatama, di ba? So, nagmumukhang lang siya sidekick.
No, totoo. Nagbumukha siyang sidekick ni Papa Leo na tipong diba? Comic relief. Hindi siya magiging comic relief. Oo. Kailangan. Si maski si yung death ni Harshy Front, kailangan niya kasi hindi mamamotivate si ano. Si... Aimery. Si Aimery. Oo. Hindi siya actually, yung buong, ano, yung buong Ishgard, hindi hindi siya ma-motivate na mag-revolt well, dun sa ano. Hindi siya pupunta sa ganung part kung hindi namatay si Horshipan. Alam mo, wag kayo kay Horshipan na na-hurt ako, naalala ko tuloy yung sinalag niya yung spear para sa akin. But, parang no! Si ano, walang taong matigas ang puso dun. Parang si ano, si Mon Brinda, yung death niya para kay ano naman, kay si Neisa, yung astrologian. Si Urian J. Grabe, tipong ano, alam mo, to be honest, nagalit ako kay Urian J kasi parang wala siyang puso. Parang kibera siya, diba? Wala siyang emosyon at that time. Hindi niya lang kasi pinakita na naglulok sa siya nung time na yun. Sabi ko, so ano, balik ka na, dyan ka na sa waiting sense, hayaan mo mamatay yung classmate mo, yung tropa mo. Puta ka. Tapos, si ano, yung death ni... Si ano ba 'yun? Maski nga yung death nung si yung ano si Lady Iceheart para kay ano 'yun eh, para kay sino 'yun? Yung si Dragoon. Kay Alphinode. Okay, si Alphinode. Ay oo, yung character growth, character growth ni Alphinode. Kasi di ba si Alphinode nung time na 'yun parang wala na siya, ayaw na niyang mag-move forward leader, para mag-leader. Suko na siya eh. Oo, dahil nga dun sa mga nangyari dun sa ano niya, Sojak Braves niya. Oo. Naku, galit-galit talaga ako dun. Dun sa ano, dun sa... Yung sinasabi, yung ginagaya nyo, si Ilbert, sino ba gumagaya na si Ren? Si Ren nata gumagaya. Ayaw. Oo, yung... Shopee. Winsit. Shopee. Nakakairita siya. Pero question ko, feeling nyo ba na-redeem yung sarili ni It? Na-redeem ba si Ilbert nung pinakita yung backstory nilang dalawa ni ano? Ni Roban? Oo. Ni? Oh. Kasi diba, during Stormblood, pinakita yung backstory nila. Feeling mo, na-redeem ba na parang, okay, nakita ko kung ganito, kung bakit ganito yung gusto niya? Hindi. Kasi pareho sila na nadanasan ni ano eh, si Nisa? Si Roban. Si Roban, pero hindi siya naging kato. Hindi, si Roban hindi naging ano eh. So parang, si Roban, actually pinakita lang nila dun is parang ano eh, yung nangyari sa kanilang dalawa, parang may dalawang path na nangyari. Oh, parang may dalawang path na pwede mo kunin, na hindi naman kailangan maging bench pull ka na. Totoo. Kasi yung kay kinuha ni Hilbert yung bench pull pat eh. Oo. Kasi, tsaka ano, napansin ko rin na, di ba nga sino ba yun? Si Ara ata nagsabi nun. Kasi nandito ata last, before pa, super before. Nandito ata si Ara nun that time na sinabi niya, kung ikaw ba naman yung sasakupin daw yung country mo. Country ba sila? Or, ano ba? Country ba sila? Country. Yung sasakupin. Hindi ka daw ba magagalit? Oh. Ang sa akin naman is, kung if I will be on his shoes, alam ko sinagot ko siya eh. I mean, sinagot ko yung question niya. Sabi ko, if I will be on his shoes, sa akin okay lang. Basta for improvement naman. Pero, syempre, you shouldn't forget about your ano. Kung ano yung ganun lang. Kaso kasi yung ginawa ng ano, ang ginawa ng empire dun sa nila, dinesecrate yung kanilang country to the point na ano, diba? Ginawa silang slaves. Alamigo? Dinesecrate sila. Kasi kaya nga sila, ano eh, hindi nila matanggap si Gaius Van Belsar. Kasi ang ginawa ni Gaius Van Belsar, ginawa silang parang ano slaves. Na tinanggal lahat ng Alamigan pride nila. Tapos ginawa silang kasi, ano. Tandaan mo, kasi di ba paano sila nasakop, di ba? Natalo sila sa civil war nila. Talusot sila dun. Tapos, maliban sa ganun, pero meron ano, 'di ba? May tantang ito ginagawa ni Gaius. Meron siyang ginagawa, 'di ba? Yung isa, yung Black parang, Rose. Hindi si Gaius gumawa ng Black Rose. May program siya. May program si Gaius doon eh. Parang gusto mong umangat diyan, parang sige. Oh.
Oh, pero oh, pero para tang ano, para makaangat ka dun sa ano, kailangan mong kalimutan yung pagiging alamigan. Oh, yun. Yung kay girl na bibitawan mo yung ano mo. Tatalikuran mo na yung pagiging alamigan mo. Eh, di ba mayroon silang alamigan pride? Pero feeling ko naman is hindi naman totally kakalimutan kasi parang naging nagkaroon kasi ng dalawang division, di ba, dun sa alamigo. Yung mga embrace the change, the other one naman is yung talagang ayaw ng change. Siguro oh. Naging understanding nung iba is parang tinalikuran nila yung alamigo. Mali kasi ni Gaius nung ginawa niya. Maski siya inamin niya nung huli, nung ano siya, na nag, di ba lumipat na, naging mabuti, mabait na si Gaius. Maski siya inamin niya. Mali yung ginawa niya nung hinati niya yung, pinapili niya kasi lahat ng alamigan eh. Kung ikaw eh, mag-swear sa Empire o ikaw ay mananatilang alamigan, di ba? Kapag nananatili ka kasing alamigan, itatrato ka niya as a slave. Hindi kanya binigyan na, oh sige, alamigan ka. Hindi niya binigyan ng fair ano, fair treatment yung alamigo. Pag alamigan ka, ano ka, nasakop ka. Slave kita. Meron kang pride ng alamigo pero slave kita. Ganun yung treatment niya. So, para mamimili ka, gusto mo ba magstay as a pride ng country mo o magta-turn over ka? Kasi pag nagstay ka sa country mo, eh ano ka? Slave ka. Outcast na yun. Pero maganda yung ginagawa niya doon. Oo. Kasi nung lumipat siya, nung ano siya, nung bumalik siya sa Alamigo, bumalik si Guy sa Alamigo, di ba? Dahil... Yung sa ano? Sa Ruby Weapon. Sa Ruby Weapon. Ampon niya. Ayaw siya papasukin ng mga ano. Ayaw siyang ng mga alamigan. Tapos parang nag-sorry siya kasi sa namin niya na mali din yung ginawa niya na parang ginawa niyang black and white yung ano na amin ka o kalabang ka. Amin ka o slave ka. Ganun yung ginawa niya. Nag-sorry din siya dun eh. Yung sa part na ano, no? Yung sa quest. Hindi rin niya masisi yung mga alamigan na naging vengeful sa kanya. Kasi kahit sabihin natin may gusto si Gaius na pagandahin yung improvement ng buhay ng tao, yung choices niya na yun yung nangyari. Kaya di ba lahat ng mga naging Garlean na alamigan, traitor. Kinonsider na traitor ng mga ng mga alamigan. Traitor ka, di ba? Kaya ngayon doon sa nangyari sa Tropenas, di ba? Parang binato ng binato. Kaya traitor eh. Parang ano yun eh. There's kasi doon eh. Parang piliin mo na either mamamatay ka sa gutom or sige, mag-libate ka pero Garlean ka. Parang gano'n. Ako, parang ang daming mong privilege na guys mo. Ito yung question ko ngayon sa inyong dalawa. If you will be on that shoes na papipiliin nga kayo, will you take yung offer ni Gaius? Oh, syempre. Punta, anong gagawin ko sa ano? Pride ng country. Di ba totoo naman? Realistically speaking. Hindi mo mamatay ka sa gusto? Hindi na. Kasi pipili, titignan mo lang eh. Ano bang ginawa nung country na yun para sa iyo? Wala naman din, di ba? Wala. Kasi ang kinabubuhay talaga ng alamigan is parang mining at the same time may content fishing tapos more on mercenary. Hindi naman kayo lahat kayang gawin. Basta titignan mo lang eh kung ang offer nila is magiging citizen ka nila, kakalimutan mo lang yung pagiging citizen mo ng Pilipina, magko-convert ka lang tapos ano ka na? Lahat ng ibibigay nilang karapatan at perks nung citizen lang pupunta din sa iyo. Eh di goodbye Philippines. Tangina. True. What has Philippine done for me para isigaw ko na I'm a proud dad. Di ba nga po sabi ng German, di ba? Humanity before country. Oo, sabi nga ng Germany, humanity before country. Ay, ito pala, next question. So, within the scope of Stormblood. Kasi na-up ni Zepla tong thought process na to na yes, maganda ang Stormblood, pero hindi ganun kaganda. Kasi dito na introduce yung process na nagkakaroon ng parang mga fake deaths. Mga fake deaths na akala mo
death pero hindi naman pala. Which is ano number one. Stormblood? Hindi ah. Oh. Hindi ah, oh, walang fate. ARR. Meron, ano lang. Kay Gusetsu tsaka kay Genos. Oh, Gusetsu Yutsuyu, tapos yung kay ano, kay... Yung kay, yeah. Ano, yung main villain. Oh, pero hindi sa Stormblood, yun ano yun, nag-start ng fake death. Ang pinaka-fake death talaga si ano, si Nana mo. Oh, yun, Heaven's Word pala. Hindi Heaven's Word yun. ARR pala, ARR. Oo. Oh. Oh. Kaya hindi... Pero ano, pinaka... Oo. Oh, oh. Kayo. Kasi, sige, go plus, explain mo, makikinig ako. Paski nga si Robon no, nakala nila patay na dahil, di ba, ano... Pagkaputol ng kamay niya, di ba tumakbo kayo? Tapos sabi, wala na naging balita kay Robon after nun. Yung pala, naging para siya, ano, tumakas siya sa kulungan, tapos naging nomad. Oo. Di ba nagdapakulong siya? Pero wala tinulong na... Tinulong siya ni Inverbe. Oo, oh, pero ang ano, ang pinalabasan is patay din siya. Mm-mm. So, kayo ba, ano masasabi niyo dun sa mga parang fake deaths, pero mas obvious yung fake deaths na nangyari sa ano, sa, yun nga, sa Stormblood. Kasi, di ba, yung, well, kasi, kasi, nag-apply kasi yung rules dun na ano, nag-apply kasi dun yung rules na, pag di mo nakita yung bangkay, buhay. Oo. Totoo naman din. Pag di mo nakita yung bangkay, buhay. Uy, nandiyan na si Bunny. Okay, sige. Hindi ah, maraming fake deaths. ARR pa lang eh. ARR yung buong science nga, akala patay lahat eh. Oh, diba? Ayun, fake death. Di ba namatay si Nana mo, lahat kayo, lahat sila, no? Si Papalimo. Akala patay. Oo nga, may point. Gusto diba, ko yung point yan. Kasi si Papalimo tsaka si Ida, akala mo nabagsakan nung patay. Ano, nung gumuho yung, ano, yung castle, di ba? Ay, ano tawag doon? Hindi, akala mo nabagsakan si ano si Ish at saka si ano si Tancred. Yung tipong namatay naman sa during paglaban si ano si Ida at saka si Papalimo kasi nagpaiwan. Pero si Ish Tola namatay talaga, 'di ba? Oo, si Ish Tola taga ano siya napunta siya sa stream. Si Gaga kasi kaya pinagalitan ni Master Matoy. hindi ako nag-agree na sa Stormblood nagsimula 'yon kasi ARR pa lang ginagawa na nila 'yon. Sige. Yan ang gusto kong point ngayon. So, next question. So, ngayong following update, sa tingin mo ba magkakaroon na naman ba tayo ng quote-unquote mga fake deaths? Hindi ko na pinapansin nyo kung fake deaths na. Basta pag namatay sila, patay sila. Kasi, posible kung... Si Stola nga, ilang beses ko nang tinanggap na namatay. Ilang beses nabubuhay na kayo nang namatay si Stola. Tinanggap mo nang patay, nabuhay pa rin. Nabubuhay pa rin eh. Hindi mamatay pa to. Wala pa to. Pero si Crystal Exarch feeling ko mamamatay talaga eh. Kasi wala, ano, si Crystal Exarch, one way or another, mamamatay siya. Uh-huh. Either papatayin siya o magiging crystal siya. Kasi di ba yung katawan niya, unti-unting kinakain na ng crystal. Totoo. Di ba? Tama. Pero pinatay na siya sa trailer eh, di ba? Di pa sure yun kung pinatay siya talaga. Feeling ko kasi nasaksak siya. Una, nasaksak. So, baka dun pa lang magti-trigger na yung pagbilis ng crystallization ng katawan niya. Oo. Yun yung naisip ko. Feeling ko naman, parang ano, in a long run theory, feeling ko, darating sa point, nagigising nila yung present na si ano, yung present na Grahatia para siguro gawa ng paraan para hindi mamatay yung ano, nasa future na Crystal Exarch. That's my guess. Hindi, ibang timeline na kasi yun eh. Ibang timeline kasi, yun eh. Sipin mo parang nag ano, sipin mo parang Avengers Endgame. Parang ganun yung ginawa nila eh. Dinisrupt nila yung timeline. Dinisrupt nila yung timeline para lang mabuhay yung Warrior of Light. Pero, ang naging consequences nun, nagkaroon ng Grahatia sa first na dapat hindi nag-exist. Yes, kasi no. Di ba yung ano definition ng ano, saan ba yun? Doon sa Norvant, di ba sa Norvant yung ano, yung lugar ni Crystal Exarch doon is bigla na lang the one time sumulpot out of nowhere. Kasi nga sa time doon sa gitna nilang eksperimento noon. Kaya nga di siya nag-exist doon, tsaka yung Crystal Tower. Okay, pero kasi pero dahil sa ginawa ng Bringers, nagkaroon ng
nagkaroon bigla siya doon. So, na-disrupt yung timeline. Ito yung follow-up question ko dyan. Kasi diba sabi, diba nga nagkaroon ng something? So, sino yung nag-initiate para mapunta doon yung Crystal Tower? Kasi ang alam ko, ganito. Yung mga ano descendant ni Sid, tsaka ni Biggs, tsaka ni Wedge. Hindi, kasi ang alam ko, ginawa nila is to unlock lang, to unlock the Crystal Tower. Kasi currently... Hindi. 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 Sa Shadowbringer story. Sinabi sa Shadowbringer story. Yung future part nila. Sina Ironworks ang ano ang nagpasituno doon. Tapos nga, kaya di ba ayun yung isa pang quest yung level 80 na dungeon. Nakita mo na yun yung last boss. Yung mga ano nila yung mga descendants ng Tuloy. Tapos ginamit ginawa nila siya na si Tycoon. Yung ano yung boss sa mga bang dungeon yung cross. Sino? Yung may pinakapit na putik. Yung level 18? Oo, oh, yung level 18. Yun. Yun na lang. Hindi, tsaka remember, isa sa ano, isa dun sa... Para alam mo yung ano? Travel. Yung sa ano, di ba yung nakita nga nilang machine dun sa may ano, sa pak, sa may, yung bandang Crystal Tower na, yung recorder din, na nandun sa Girabanya. Ha? Ba't napunta sa Girabanya? Wait lang. Ralgar's Reach. Di ba sa Ralgar's Reach, kapag na-unlock mo yung Alpha Skate, yung mga Savage Raid ng Alpha tsaka Omega, di ba may machine? Oo, di ba yung machine doon, which is ayun din yung machine na nakita nila to unlock na level 8 quest sa ano? Sa... doon. Di ba? Dahil tsaka, yun nga yung ginamit nila yung Tycoon. Ginawa nila si Tycoon. Si Tycoon yung nagpa-trigger sa akin to. What? Kasi, si Tycoon, ginawa nila si Tycoon with the data kay Alexander tsaka data ni Omega. Alexander kasi, time travel. Si Omega, space. Ayun, ang galing mo, Johnny. Yan ang hindi ko na-gets. Nice. Time travel lang, ano, time travel lang kapangyari ni Alexander na primal. Si Omega naman, space. Kaya hinahabol niya si Midgard Summer noon. Mula sa planeta nila, papunta sa sun. Oo. Alam mo, ang lakas ng itsura ni Midgar Stormer pala talaga, no? Nung kalakasan niya. Yung Father of Dragons talaga. Murantong napasukan ko, ah. Bans. Oh. Bans niyo ka pala? Question ko kasi wala ka kanina. Sumagot na sa akin si Heli tsaka si Cross. Sa tingin mo sino mamamatay ngayong update? Si Exarch. Siya lang din. Or meron pang iba? Sa tingin mo may main character na mamamatay? Divinimento. Si Tancred. Pwede rin. Pwede rin si Tancred. Posible. Ang feeling ko nga hindi si Tancred eh. Posibleng mamatay sa ano eh. Si Orianji. Kasi di ba si Orianji yung una-una? Parang hindi. Parang may gagawin pa sila kay Orianji dyan. Si Tancred yung parang wala nang silbi. Na pwede kasi feeling ko either magpapaiwan si Tancred or siya yung para mamatay. Para kay Rin. Oo. Oh, okay. Feeling ko may ganung part. Pero so ganito, next question, looking to the future naman. Kasi 'di ba sinasabi niyo lahat ng main cities magiging ano, gagawa na pabahay. So next na pabahay na is Yulmore. Na. I mean sa ano na sa doon kila Crystal Resort na. Hindi after na. I mean, after ng Ishgard, syempre. Kawala. Baka wala na. Hindi pwedeng mapunta doon ang pabahay. Kailangan asado. Mahirap. Tingin ko mahirap. Kasi ibang mundo pa yun eh. So, magte-teleport ka pa sa ibang mundo para magkabahay ka. Ishgard. Yeah. Ishgard, tapos baka ano. Baka alamigan ko sakali. Yung sa Ralgar's Kinect. Oh, why not?
balik ka na sa trabaho mo, Bunny? May CS ako ng 8 eh. O sige, painga ka muna. Guys, kain pancit canton with egg with tocino. Divirimento. Kakain ko lang din ng kanin tsaka adobo. Wow, sarap. What? Paano ko namatay? O ba yung business? Bravo. Parang... Shield Samba. Kuya, kain. Ano na pala? Best ko pala. Bravo. Chain Strategy. Shark. 17 minutes plus ono. Uy, ano? Umbrella. Nandiyan na yung season 2 ng Umbrella Academy ha, sa mga manonood. Speaking of, yun nga, manonood na lang muna ako habang kumakain. Habang kausap tayo. Kompleto na agad yun, di ba? Oo, kompleto na. Natulog na siya. Natulog si Jawa pa ng Umbrella. Pinto! Basically, sinok ako. Muntan. Ano napunta si Deacon dito? Ano? Hindi, kasi Deacon pakalat-kalat dito sa buong ano, buong area ng... Hato Brighto! Sa ano natin. Di ba FC House? Umiikot-ikot si Deacon kung saan-saan napupunta. Oh, not tayo ng Umbrella Academy para... Pahinga-pahinga. レプリザルリバインベールRinig nyo ba? Yung ano? Yung sa Netflix, hindi. Yung sa laptop. Hindi. Okay, very good. Salamat. Just let me know kasi ayoko rin ma-spoiler kayo. Hindi mo na ako. Chain Strategy. ハートオブライト。シールドサンバ。レプリザル。フィント。レプリザル。
シールドサンバ。デビルメント。デビルメント。チェーンストレーテージム。ハートオブライト。Hirap ha, ano, atake talaga nito ni Ramos sa ano. Gunbreaker. Oh, yun yung weakness ni Gunbreaker, sabi ni Lynx Camille. Pag magpo-pull ka ng boss tapos nasa combo ka po, taiyak ka. Bastos eh. Ang swap kailangan eh. Hindi naman. Kaya de, naman, kaso talaga nga. Gusto mo na medyo optimize na play. Oh. Yung sub-tank yung magpo-pull pabalik sa gitna, tapos parang ipoprovoke mo pabalik. Karang ganun. Oh, ganun yung sinasabi ni Lynx Camille na yung isa sa mga weakness ng Gunbreaker. Kasi kunyari, mag-move ka ng boss, hirap sobra. Oo, putik yan. Pinto! Pero kung isipin mo kung E2S lang yan, punta din napakadali ng Gunbreaker, diba? Kasi saglit lang. ディバインベール。ハチ。レプリザル。こっちかねえなかパナマパンセン、hindi nagre-reprisal tong kasama ko ah。Ay, mali ako. Nag-dark knight si Aril. Ha? Nag-dunk. Dark knight si... Nag-dark knight si Aril. Ay, sige, samahan mo. Sige, magtatanga ko, samahan mo ako. Sige. Devilmento. Chain Strategism.Biglang. Ha? Mag, ganito to, mag retainer sana ako, naalala ko tank nga pala to si Aril. Tank privileges! Heart of Light. デビルメント。インタージェクト。ay! Ako kabado yung ST namin. Ang layo magbait ng ibon. デブリザル。ディバインベール。Parang ako lang eh. nasa ano siya eh, dako pa roon. Hindi, walang problema yun. Para sa akin, walang problema yung kung umpisa pa lang. Pero dapat magkaroon ka ng confidence na mag-grid ka din. Na mag-grid ka kapag ano. Well, ano lang, na, yung run namin ni Cross nun, ano lang yun eh. Parang trial run. Pagiging tank. Fail. Masaya. Happy. Yun ah, magsi-CS na ako. Devilmento. Sige lang, go lang. Grabe naman tong killjoy mo. Chain Strategism. Maya ulit. Bye-bye. Sige na. Balik-balik ka para di ka ma-board dyan. Ayun ah. Feeling ko tuloy, parang ako si Dude ah. Tuturuan mag-tank si... Karil. Kanda magta-tank siya. Ah, yan. Yan ba? Gusto ano na gagawin niya? Level up tank, level up class, level up fisher. Sabi ko, siyempre, level up tank. Sabi niya, scary. Hindi yan. Nagtanong siya kasi ng Gunbreaker. Hello, the ground. Sabi ko, maraming pinipindot ang Gunbreaker at 80.
Hoy, nakaw, hindi nakabasag yung isa. Tay ang. Cross, nanonood ka ng Umbrella, di ba? Oh, pero baka cross? Sa ano na. Baka pag may time na. Bakit? Nako, Cross, ako nagsasabi sa'yo, first episode pa lang, na gusto mo nang tapusin kaagad yung buong season. Ah. Ganun yung pakaramdam ko, and excited ako. As in yung habang kumakain, nakangiti ako eh. Ah. alam mo ba, na nagbabasa ako ng Bliss? Hmm. Wala, tinapos ko talaga yun. Uy, paborito ko yung Noblesse, seryoso. Noblesse? Napakabuti ng ending talaga nun. True. At this, pero ano, uy, may update ang ano ngayon ah, ang solo leveling. Hindi. Basa nyo na? Hindi. Kala ko pares lang pala. Iba pala sa Line Webtoon eh. Yung hardcore leveling warrior. Ah. Oo, iba pa yun. Yung solo leveling, ano siya, astig din siya. Try mo. Kasi ano siya eh. Ang hirap na gawa ng puro. レプリザル、デビルメンリラインベール、ジェイストレーテージム。でもノブリス、tapos ko lang recently, natuwa ako eh. Ano lang ba, sinimulan ko yung Noblesse ako, I believe, college. College ako, nagbasa ng Noblesse. Ang tagal ng run ng Noblesse ah. Matagal. Kasi ano siya eh, dumating sa point na na-waiting ka talaga. Na-waiting ka dun sa what will happen next. Hindi, nawili ako kung anong technology ang gagawin ko. Basta sa akin, ang natatandaan ko doon is, ang medyo pangit lang sa part ko is yung parang, di ba, he started as a, let's say, parang, yung mga, may mga friendship siya sa mga high school nung nag-aaral siya, di ba? Kaso dumating sa point na parang hindi na nabibigyan ng light or pansin yung mga character, yung mga naunang character. Yung mga bata. Mm-mm. Ano nga eh, ang ayaw ko lang nagiging sanhin yung mga bata para alam eh, nagiging hostage. Oo, usually, ganun yung purpose nila na parang darating na lang siguro sa point na parang outside sa pagiging hostage, ano sila yung liability. Sila yung lumalabas sila kapag normal life mode. Kapag normal life mode, ganun lang. Eh, syempre, di ba, malay mo naman, ma-introduce sila sa ganito, ganyan. Kasi you're waiting for the kids to grow, di ba? Pero maganda rin yung growth ng kids, sakit pa paano. Pero yung dalawang lalaki lang. O, yung mga babae, wala, ano lang, ganda wala. Lang. Nagwapuhan lang sila kay, ano, kay Rizel. Okay na, tapos. True. No. Pero nakakamiss tuloy. Kasi yung mga technology na yun, 800-year-old vampire versus human technology. Tawa pala yun. Oo, tapos yung, ang ganda, kasi siya yung unang manga ata. O hindi siya manga, manhwa. Manhwa na. O manhwa na nabasa ko na ano, na nag-introduce na parang may mga modern elements talaga. Kasi di ba yung merong hacker, merong yung tipong yung magical na nga siya, i-improve pa ng science, na parang super OP na masyado, yung ganun. Pero pag dumating naman doon sa point na, yun nga, yung in-introduce, yung mga sacred weapons, di ba may mga weapons? Ay, yung mga soul weapons. Oh, di ba? Kaya nagulat lang talaga, kasi yung final episode, di ba may mga pula? Eh, di ba lumalabas lang yung pula kapag may eternal sleep na nangyari? Diba? Pero ang dami nyo, kasi buong city yung nangyari, diba? Nung sumabog yun nyo. Tapos pagdating mo sa epilogue, what a buhay? Hindi. Okay, sabi natin yung Lord buhay. Okay, no problema. Mukhang kaya naman nila eh. Tsaka si ano, yung werewolf. Kinto. Diba? Kung pagdating kay Rizel, parang yung mga bata, naisip lang nila, parang ha? Okay, boy, ay, si Ray pala nandito. Divirimento. Pero una inisip nila, sino ba nakaupo dito? Parang gano'n. Nagets mo? Parang, okay, ito nangyari. Gano'n lang. Kaya tapos na yung bandang huli pa si Frankenstein pa yung pinakawal. Yung ano. Parang, ano ba nangyari dito kay Master? Parang gano'n, di ba? Parang, Ang pangit kasi yung parang yung nandun sa part na parang, ano, parang, iniisip niya lang ba to? Parang, yung gano'n. Parang, parang nakita lang, parang naalala lang nila bigla. Or parang, yun nga eh, parang meron ka mga open-ended question. Ano ba to? Parang,
nakikita niya ba to in a future? Yung parang ganun, na parang alternate reality niya ba to? Nagja-jump ba siya? Yung ganun keme? Hindi mo kasi alam kung nabuhay ba siya o hindi. Diba? Kasi nakita lang yung, yung mga tropa niyang bata lang eh. Yan doon ako nagtaka nun eh. Hindi, tsaka natutuwa ko doon yung previous lord din. Natutuwa ko. Si Raulo din eh. Hello, the ground. Yung, oh, nakita mo yung spada ko. Alam mo na. Oh, sinaksak mo pala si Raynel. Ito, lalabas na naman ako. Parang ang daming, alam mo yung, parang sobrang, alam, sobrang deep ng plan niya. Pero pala, parang alam mo pala ko, handa. Diba? Wala na, busy na, kinain na. Sino? Sino ako? Oo, oh, yung previous lord, diba? Oo. Sorry kumakain kasi ako, Ellie. Medyo nakapasin ang ulo ko din ng previous lord, eh. Ano, sa akin gusto ko yung babae. Ah, gusto ko yung tatay niya kasi si Raulo eh. Kasi yung tatay niya kasi kung ano-ano yung mga decision na ginagawa eh. Uy, nakita mo yung espada ko. Pero half lang to. Pero uy, nasaksak mo pala si Raizel. Ay, ito, lalapas na naman ako. Ang dami niyang plano eh. Diba? Stupid. So, pero nangyayak ako doon kaya, no? Shirudo Samba, Heart of Shirudo Samba. Yung assassin. Hmm. Nalungkot ako nun eh. Sabi ko, putik, napakalupit para man na asasi. Sabay po, tapos pinatay lang pala. Although maganda naman. Character growth, di ba? Character growth. Character growth kay Rael. Sakripisyo yung kuya. Divinimento. Di ba yung kuya niya yung namatay doon? Mm-hmm. Pero maangas eh, kasi naipaglaban ba siya 5 on 1? 6 on 1? Sadami, di ba? Eh, tapos, eh, ano kasi dun eh, parang, syempre, ini-introduce mga bagong character na malakas. Kaso, parang, sometimes, wala kasi arc na, pero wala, ano, parang walang kulang. Kasi, ko parang bida doon. Kulang ang training arc kasi, for me. Training arc in the sense na parang, nagle-level up yung mga character. Na parang, okay. Sige, si Ryan. Ang pinakamaraming training arc dun, sina, ano, sina M21. Tsaka yung mga modified humans. Yeah, tsaka si Ray. Pero si M21 yung parang feeling ko pinaka-bida in terms of training. Kasi ang taas ng growth niya eh. Diba? Diba? Yung sa blood. Tapos una, alam ko, ito pala nagagawa ko eh. Ay puta, naging werewolf na pala ako. Mm-hmm. Tapos yung bloodline niya nga kasi din, diba? Hindi, yung puso niya kasi, diba, werewolf. So parang nag-adjust na yung puso niya dun sa puso ng werewolf sa katawan niya. Katawan niya. Kaya doon ako ng mangha eh. De, pero kay si Regis, okay din. Yung nasama niya yung soul weapon ng family niya. Oo, kasi parang pakiramdam niya kasi napaka-useless niya. Hindi niya kayang isamon yung... Nasama niya si, ano, si Sega. Diba yung lolo niya ba yung may unang may hawak nun? Lolo niya, diba? Oo, lolo niya. So parang, uy, character growth. Pro. Pero in short, okay naman. Entertaining naman. Lalo na si Frankenstein. Na napaka-neat freak. True. Kaya rin sa mga normal. Naku, may natapon na naman. Matipang ganun. Parang, lakas naman ka, ano, yung butler energy. Yung dama mo na parang, oh, Lord, my Lord. Ganun ba? Parang siya. Tsaka yung pagiging psychotic niya pagdating sa laban. Maganda yung ano, yung arc na, di ba yung parang kinain siya eh. Kinain siya nung other half niya eh. Oh, yung ano, yung Dark Spear. Kinain siya ng Dark Spear. Diba? Yung bandang huli, yung kinakontrol niya. Yung huling laban, yung nakakontrol na niya mismo, yung Dark Spear. Yun yung maangas dun eh. Maangas? Ay na. Kasi ano, para alam mo yung datingan niya, parang lakas niya maka-Alucard. Parang tinalo niya pa nga si ano eh. Si Alucard. Oo nga. Pinto! Ang dami niya eh. Divinimento. Baka gusto mo maglagay ng ano. Shirudo Samba. Hindi naglalagay ng mitigation yung ano. Yung ko, tank ko, juice ko, naubos na lahat ng mitigation ko.
Ay, putik kayo. Patay ka. Oh, man. Orb. Heart of Light. Pero ano, Ian, hanapin mo yung ano, The Hive na manhwa. The Hive? Oh, The Hive. As in, Beehive. Beehive. Sige, check. Napakaganda nga nun. Tsaka yung Tower of God. Ah, yung Tower of God, familiar ako. di ko pinanood yung anime yun kasi feeling ko maraming na-skip eh. Oh, madami. Uy, pero ano, Heli, ah, yung ako marirecommend ko rin sa'yo is, alam ko, binabasa din ni, ano to eh, ni Justrin, yung ano, yung solo leveling, try mo, ha? Solo leveling? Sige, hanapin ko. Send ko na yung link, parang hindi ka na makakatakas. Sige pa, gano'ng karami yan? Ano, chapter 2 pa lang yung translated. I mean, season 2 pa lang yung translated, pero season 1 is ano, tapos na yung season 1. Ilang chapter yung season 1? Sayang. 110. 110 season 1. Naka-down yung FF lags po. Heli. Oh. 10.8k DPS. Sarap. 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 Mababa lang yan. 110 season 1, 111 pataas is season 2. Mabilis ko lang mababasa yan. True. Alam mo naman yung ano, di ba, yung sa Noblis. Halos ganito lang din. Noblis, tatlong araw lang yan. Di ba kahit naman, ano, kahit naman next time ko i-upload yung ano, Heli. Oh. Basta pag nag-okay na si FF Logs. Sayang o, 10.8k. Sarap. Baka ano na yan, ha? Purple, blue. I am, ano. At alam ba yung lamang sa akin ng dancer, pre? Ano? 68 lang. Saan na ang baban mo ng dancer? 10.83. Ano lang? 62 lang pala. 62 lang. Munti ko na abutan. Baba. Sarap mag ano, empty sa ano. Ramo. Sa Gunbreaker. Yun lang problema yung hatak. Pero pag nahahatak mo siya ng maayos, no problem. Eh, no, kung ano yun, no? Forgiven Pendantry, ayaw yung ano. Pa. Kung kailan naman ako nagpa-parsan, tsaka naka-down yung epe plugs ang pota. Minsan na nga lang ako mag-parse run eh. Ayan, dito pala si ano. Gulat ka, ano? Meron din ako niyan. Oo. Meron din ako niyan. Built up. Yes, this. Yes, that's it.
Kalar from hell. Scholar from hell. Scholar from hell. The scholar from hell. Glam job. Ha? Yung mong ko glam job, tsaka yung ninja, tsaka dragon. Gusto ko yung glam job. Glam job. Pan glam lang. Yung dating FC leader ni Cross. Hindi, yung dating kong FC leader, gumawa ng anim na ano. Ay, gumawa ng walong character para gawing glam la. Glam para pang glam job. Hindi glam job yung glam character na yun. Puta, lahat na lang glam. Feeling plastic na bad trip ka kasi feeling ko lang ah yung nararamdaman ni Cross is ano ba talaga purpose ang ginawa mo, gusto mong mag-unlock ng mga ganitong content pero ganda lang may i-offer mo sa amin, tama ba? Hindi, wala siya talagang hindi mo gumawa ng pitong character tapos specific lang yung ano, specific lang yung job ng bawat character, tama di ba Cross? Isa-isa lang bawat isa. Tapos tama ng loob din ni Cross. Kasi isipin mo gumawa, isipin mo tinapos niya lahat yung ARR, lahat do sa walong character na yon. Tinapos niya lahat ng ano. So himbis na inasikaso niya yung FC namin. Kung ano nung ginawa niya. Tapos wala naman din siyang ano silbi. Alam mo dumating nando siya sana pero wala naman din siyang bilang. Walang bila. Ano lang siya? Pandagdag tao lang. Ganun lang. Visit ka. Buti sana kung okay lang. Sige, glam job. Okay lang sana kung glam job siya. Pero ano? Diba? May ginawa siya sa FC. Hindi pong ano. Kanyari, wala siya talaga ibang ginawa. Glam job lang siya kasi gusto niya kasi kasuhin yung FC niya. Oo, yun gano'n. Maintindihan mo pa na gano'n yung ginawa niya. Na tipong, since ang priority ko is yung FC, instead of focusing on, let's say, battle or crafting, I'll just focus on, ano, pagganda na lang. Ganda lang. Pero yung value ko para, as a leader. Para mabigyan mo lang na gusto yung ano, FC mo. Parang gano'n. Oo. Kaso wala eh. Yun yung half day dun. Kaso wala. Si Kylie nga, ninakawan pa ng ano eh. Yan, malapit na yung Jerry Lo, yung Sakura 3. Legend of the Sakura 3. Wala ano talaga nakakaalam. Baka yung isa sa walo, alam. Napagbintangan pa si Bloom, si Bloom daw nagtago. Yes. Sabi ni Bloom, wala ko alam dyan. Nandun lang yun, sa mga sa walo, nasa retainer lang yun. Pili ka dun sa 16 na retainer. Ang dami pa niyang ano, retainer, puro basura laman. puro basura na yung laman ng retainer niya. Nilagay pa yung... ganyan, kasi pili ko ganun din yung laman ng retainer. Alam mo kung paano ko nalaman na basura yung laman ng retainer niya. Kasi pati yung FC chest namin ginawa dahil sumobra na daw ano, napuno na daw yung retainer niya. Pati FC chest namin ginawa niya ng ano, retainer storage. Oo, pinaglalagay niya lahat doon. Kaya nung naging ano ako, nung naging leader ako doon sa FC, sabi ko, kanino ba 'tong mga basura dito sa FC chest? Sabi niya, ay sa akin 'yan, mga nilagay ko diyan kasi napuno yung retainer ko. Sabi ko, ah, pakilinis naman po kasi ano gagamitin natin para sa FC. Nilinis niya eh. Kaya tatanggal niya lahat ng mga isda niya dun eh. Nireal talk mo eh. Takot siguro yun. Bothered yun. Kinabukasan, wala nang laman yung ano eh. Yung FC chest eh. Uy na, wala na yung mga ano. Basura.
Napakasakit naman. Yung sa chat din natin, puro basura. Eh, hindi. Pero, at least hindi ko basura. Oo, at least hindi mo basura. Yung MC naglalaga. Uy, ano ba? Hindi ko masasabing basura yung kasi remember, one man's treasure, another man's treasure. Kaya nga kami tagakuha ng... Hindi ba? Hindi, tsaka yung mga crafting doon, pwede nyo kunin. Walang kumuha eh. Hindi, wala ka. Actually, since hindi naman ako crafter, ang kinukuha ko lang doon pag may minion na wala ako, kinukuha ko. Or pag merong orchestra yun, kinukuha ko. Yun. May bagong minion, alam ko. Okay lang yung FC chest natin na ganun eh. Kasi lahat pwedeng kumuha. Sa kanya, hindi mo pwedeng kunin. Hindi mo pwedeng galawin. As in, ginawa niya talagang ano. Kanino to nandito? Ay, akin yan. Huwag niyong galawin. Oh? Ba? Anong ginawa mo? Oo. Pero talagang ano kami nag-umalis kami doon nung ano eh nung ninakawan niya ng orchestration role si Kylin. Ninakawan si Kylin ng orchestration role? Wait. Seryoso yun, boss? Oo. Alam mo yung nag-map sila, tapos sinabi ano? Sabi sa maps is owner needs the rest grid. Nakakuha ng apat na yung alam mo yung high low. Nakaapat si Kylim ng orchestration role. Eh yung time na yun, yung orchestration role na yun, parang 400k yung isa. Same. Oh, yung orchestration apat. Di syempre dapat kay Kylim lahat pupunta yun. Ayun. Imbis na si Kylim yun, nag-need si Kylim